Ayan yan, sarihan sa ninyong maanyag na half Filipino, half Filipino ay kala ang iyong auntie na ang kulog na ang Joleta Balay. So padulong kita sa buwag, buwag nga ba ito? So mo na yung pangalan sa lugar nga ato bisitahon karon. So mo na yung usa sa mga tourist destination or tourist spots na yung pagabisitahon kung mo bisita ka sa Kawagan Island. O kauban na ito din rin, no? Ang atong mga coverworks. A few moments later. Nakita dito sa tunga-tunga sa laut mga Pasayan yans, no? Kay Mark Nangauf ang bangka. Kasamtangang giayo ang pambot karon mga Pasayan yans. Kay napawan kami na kami sa tunga-tunga sa dagat, sa laut. Mark, okay rin siya. Malakaw-lakaw pa siya. Kaya pang lango yun. Simba ko palayo. Magkaroon si Eridin. Giayo pa ang bangka. Anyway, party siya sa adventure. So dito mag-uol. Ay, buong na to sila runan. Ngano nang hunong niya? Dira di ang buwag na bato. So na ito yung dira sa ilalong mga Pasayan niya. So mag-careful tang. Nagdita mga tusok. Og na dyan dito mga Pasayan niyan sa no. Murag kritikal atong sitwasyon. Karong panahon na karong kahit urasa. Kaya na dyan dito sa lugar kung diin nagpuyo ang mga moyotch. Murag daghan dyan siya. Obay-obay dyan siya. Di dyan mo na og din rin. Hanto di maayo. Kaya atong mga kasalinganan nag-apong. Nag-apong dyan siya dira mga Pasayan niyan. A few moments later. A few moments later. Bita na naman yung alambrilin. Ano, uy? Ano na siya? Ganun ko rin. Oh, diyan. Bita na niya sa alambrilin. Bita na. Uy, ano? Hindi lang may abuoy na. So finally mga Pasayan yes, nabuta juta sa buwag bato no. Sumani siya ang atong view nga makita diring dapita. So narito sila itong mga ka-verks na ngandam na sa among panibod to. So pwede kayo itong mag-modeling diring dapita mga Pasayan yes. So mara siya siya relasyon no. Sa gasaw kaligon, pagbuwag ihap. Tara! So di dyan na ito ikalimod mga Pasayans no? Nga ang Pilipinas kay usa sa mga maanindot na lugar na bisitahon when it comes to beach trips. Apan di sad na ito sa ikalimod nga usa sad ni ang atong lugar sa mga most abused. So usa dyan sa mga problema nga akong nakita every time I visit islands kay mga basura. So kaning buwag ba ito mga Pasayan yan sa island na ni siya. So yung ano rin siya kagamay. Kagamay rin siya kayo ni siya. Kura ni siya.
And then, may mga batu-batu sa dito nga area. Lingkod din dito, dito. Ay, balak dito. Choy Doretta, iya kapag kuha nga sa moyach. Kaasara po ng kuon. So, diring dapita na itong mga higala ng mga moyach. Ay, kung pag pipigil ang gigil, ito sa moyach. Nakaday. Kung kami ganina mga pasayin niya sa gubaan sa bangka, sila naguba na jud. Bog size na patol diri. Say hi to the black lardess. Kumusta ang pagbugsay na to, lardess? Pagkampol ka, Anday! Na, inuhodlo po yung gasolina po si Kogos. Kumusta ang pagbugsay na to, ate? Kumusta? Naman gasolina. Unya na siya mutabang ka ng mabubasay na laba. Tingin na, ti! Ikutasan na! Nabuhat sa'yo niya! Bala niya, awa yung bata, ikaw na! Buhagan! Ulay ka po yan. Ate, mong outfit ko yung dapat, ipagawas na na. Lord, ikaw na. Wala niya. Go! Kao and Island allowed me to experience wonderful things. It taught me the benefits of slow living and allowed me to meet wonderful people. As a traveler, it is important for me to not only enjoy the beautiful sceneries of the place I visit. Also, I want to have a better understanding of their culture and the daily lives of the people living there. To be honest, I was very hesitant to visit this small island. As cliche as it may sound, the best things indeed come in small packages, and Kaugan Island did not fail to give me a deeper understanding of this idiom. I'll forever cherish the learnings and the beautiful memories that I have gained during my visit.